Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang insidenteng naganap malapit sa Ayungin Shoal na kung saan ay tinutukan ng military grade laser ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Noong ika-6 ng Pebrero taong kasalukuyan, ay nagsagawa ng rotation and resupply mission ang Philippine Navy sa Ayungin Shoal na kung saan ay sumama rin ang Philippine Coast Guard ship na BRP Malapascua. Habang binabagtas ng BRP Malapascua ang karagatan ng West Philippine Sea, 10 nautical miles ang layo mula sa Ayungin Shoal, ay umaligid naman ang Chinese Coast Guard vessel na may tail number na 5205. At sa hindi inasaang pagkakataon, ay tinutukan ng Chinese Coast Guard ng green laser ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan ay nagdulot ito ng pagkasilaw sa mga crew ng Philippine Coast Guard na nasa bridge ng barko. Pagkatapos nito ay nagsagawa rin ng isang delikadong pagmamaniobra ang China Coast Guard na kung saan ay nilapitan pa nito ang barko ng Philippine Coast Guard sa layong 150 yard o mahigit 137 meters na lamang. At bilang bahagi ng deployment plan ay nag-iba na lang ng ruta ang Philippine Coast Guard mula sa Ayungin Shoal papunta namang Lawak Island upang maipagpatuloy ang maritime patrol at resupply mission sa iba pang substation sa Kalayaan Island Group. Kasunod nito ay naglabas rin ng pahayag si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na kung saan ay sinabi nito na ang ginawa ng China Coast Guard ay lubhang mapanganib at delikado. Sinabi rin ng Armed Forces of the Philippines na dapat ay payuhan ng Chinese government ang mga tauhan nito na huwag gumawa ng mga provocative na aksyon na maaaring magdulot ng peligro sa buhay ng tao. Iga naman ang Philippine Coast Guard na patuloy nilang gagawin ang kanilang tungkulin at ito ay ang protektahan at bantayan ang ating suberenya at teritoryo ng ating bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.